The Philippines. Russia is getting closer to becoming a military ally. The Philippine and Russian defense departments have signed military training and training agreements in Moscow. Arsenio Andolong, spokesman for the Ministry of National Defense, DND, signing the terms of reference for the Joint Working Group, JWG, will pave the way for increased military cooperation between the Philippines and the Russian military. The JWG serves as a platform for the two countries to discuss military-to-military involvement or activities for the two countries, Andolong said. The second meeting was held in Moscow and during the meeting, the terms of reference were signed, according to Andolong. The JWG, Andolong explained, is in accordance with the 2017 Agreement on Defense Cooperation between the Ministry of National Defense, DND, of the Republic of the Philippines and the Ministry of Defense, MUD, of the Russian Federation. During the meeting, Andolong said the two countries had finalized plans for military cooperation activities. The plan consists of activities and involvement agreed by the two parties in 2019 to include high-level exchanges, naval vessel port visits, attendance at conferences, forums, general staff consultations, security cooperation and consultations. Reciprocal visits from delegates and observers for military training activities and exchange of education and training. Even before the signing, several Russian warships had visited the country. Recently, Philippine Navy warships made a visit to Russia. The Philippine side is led by ASIC Teodoro Cirillo T. Torralba III, Assistant Secretary for International Assessment and Affairs, while Colonel Maxim Vladimirovich Penkin, head of the 5th Department of the Main Directorate of International Military Cooperation, presides over the Russian side. Besides Russia, the Philippines has strengthened its defense cooperation with China since President Duterte was elected in 2016. The Philippines is a longtime ally of the United States, and relations between the two countries are still strong as the main allies for now. Ang Pilipinas, ang Russia ay nakakakuha ng mas malapit sa pagiging isang militar kapanig. Ang mga departamento ng pagtatanggol sa Pilipinas at Ruso ay nilagdaan ang mga pagsasanay at pagsasanay sa militar sa Moscow. Si Arsenio Andolong, tagapagsalita ng Ministry of National Defense, DND. Ang pagpirma sa mga tantunan ng sanggunian para sa Joint Working Group, JWG, ay magbibigay daan para sa mas mataas na pakikipagtulungan ng militar sa pagitan ng Pilipinas at ng militar ng Russia. Ang JWG ay nagsisilbing plataporma para sa dalawang bansa upang talakayin ang paglahok ng militar sa militar o mga aktibidad para sa dalawang bansa, sabi ni Andolong.
Ang ikalawang pulong ay ginanap sa Moscow at sa panahon ng pulong, ang mga tantunan ng sanggunian ay pinirmahan, ayon kay Andolong, ayon sa JWG, Andolong. Ay ayon sa 2017 na kasunduan sa pagtutulungan ng pagtatanggol sa pagitan ng Ministry ng Pambansang Tanggulan, DND, ng Republika ng Pilipinas at ng Ministry of Defense, MOD, ng Russian Federation. Sa pulong, sinabi ni Andolong na ang dalawang bansa ay nagtapos ng mga plano para sa mga aktibidad sa kooperasyon ng militar. Ang plano ay binubuo ng mga aktibidad at paglahok. Na sinang-ayunan ng dalawang partido sa 2019 upang isama ang mga palitan ng mataas na antas, mga pagbisita sa port ng hakbong dagat, pagdalo sa mga komperensya, mga forum, pangkalahatang mga konsultasyon sa kawani, kooperasyon sa seguridad at konsultasyon, kapalit ng pagbisita mula sa mga delegado at tagamasid para sa mga aktibidad ng pagsasanay sa militar. At pagpapalitan ng edukasyon at pagsasanay, bago ang pag-sign, maraming mga barkong pandigma ng Russia ang bumisita sa bansa, kamakailan, binisita ng mga barkong pandagat ng Philippine Navy sa Russia. Ang panig ng Pilipinas ay pinamumunuan ni Asek Teodoro Cirilo Tito Ralba III, Assistant Secretary para sa International Assessment and Affairs, habang si Colonel Maxim Vladimirovich Penkin, pinuno ng 5th Department of Main Directorate ng International Military Cooperation, namuno sa panig ng Russia. Bukod sa Russia, pinalalakas ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa pagtatanggol sa China mula noong inihalal si Pangulong Duterte noong 2016. Ang Pilipinas ay isang mahabang panahon na kaalyado ng Estados Unidos at ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay malakas pa rin bilang pangunahing mga kaalyado sa ngayon. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.